matanda, uugod-ugod, pagre-retire ng maaga, ipapako sa krus, ilalampaso, gagawing basahan sa sahig, amoy tinapa, T-Rex arms, maliit, animal, gagawing hulmahan ng sagwan, ipapakain sa buwaya, katakot-takot na mura dito, mura doon. Ilan lang yan sa mga insultong talaga namang gasgas na sa ating pandinig. Kontra sa ating pambansang Kamao, Manny Pacman Pacquiao, na sinambit ng mga hambog, walang respeto at walang kagalang-galang niya mga naging kalaban. Ngunit dahil nga sa mabait at marespetong tao si Boss Manny sa labas ng ring, mga kaibigan, ay puros ngiti at pagpapaliwanag na lamang ang sinasabi nito, na kesyo ginagawa lang daw ng kanyang mga kalaban ang mga pantatrash talk na ito upang ipromote lamang ang kanilang magiging laban, upang ito daw ay maging kapanapanabik at tangkilikin ng mga manonood para mas lalong kumita ang kanilang laban, dahil alam naman daw natin na ang boxing ay pera-pera at isang negosyo din lang naman lamang. Sa dami nga po ng mga bastos at mayayabang na halimaw na pinuksa ng ating nag-iisang pambansang Kamao, Manny Pacman Pacquiao, mga kaibigan, ay tila sawa na ang mga Pilipinong makarinig ng mga insulto. Kaya naman, bilang ganti, ay sabay-sabay na sigawan na lamang na ang kanilang iginaganti sa mismong mga laban. Isa nga po sa nasampulan ng humahagupit na karma de alimpungatan ay ang former 2 Division World Champion na pambato pa ng mga Amerikano, na walang iba kundi si Jesse Vargas, na tirador ng half-cook na kamyas at sibuyas na binuro ng 1 taon sa gamit na medyas ng magsasaka. Hindi biro at talaga namang pang world class din ang galing ng boksingerong ito, mga kaibigan. Dahil talaga namang may mga pangalan at kapangyarihan din naman talaga ang mga pinuksa nito sa pakikipagpatayan sa ibabaw ng lona. At ang matindi pa nga dito ay bata pa lamang daw itong kontrabida nating ito, mga kaibigan. Ay nakikipag-sparring na nga daw po ito sa mga tiktik, albularyo, ermitanyo, tiyanak, syokoy, barangay tanod, barker namang babarang at tulak namang kukulam. Kaya talaga namang naging makapangyarihan at naging kampiyon agad sa 2 magkaibang dibisyon itong tinaguriang kanyon ng mga Amerikano. Dahil daw sa bigat ng mga Kamao nito na kapag tinamaan ka daw ay para ka na rin daw hinampas ng isang buong Honda Click version square root of X-Y na may U-box na singlaki ng badyang may vulcanize. Tulad din ng mga naunang tanga, ay hindi rin naging maganda ang mga patutsyada ng nguya-nguyaan itong animal na ito, mga kaibigan, dahil hindi nito binigyang importansya ang pagiging legend at 8 Division World Champion ng ating nag-iisang pambansang Kamao, Manny Pacman Pacquiao. At bago ang kanilang laban, ay talaga namang kung ano-anong mga kayabangan at kahayupan ang mga pinagsasasambit nitong damukos na ito, mga kaibigan. Lalong-lalo na ang trainer nito, na di umano ay anak sa labas ni Bob Marley sa manananggal na may diabetes na tagagawa ng up and down na kalandi-ulen. Pinalaan ito si Boss Manny na ito na daw ang magiging huling laban niya at ang magiging pinakamapait na pagkatalo sa kanyang buong buhay na mararanasan niya. Sisiguraduhin daw nilang mata at itlog lamang ang walang latay sa kanilang massacre na isasagawa kay Boss Manny. Magready na din daw si Boss Manny ng salompas, picasint oil, katengko, dolpinal, iskelan, planax at pawis ng may trangkasong baboy na may halong libag at bulbul ng tikbalang. Dagdag pa ni Vargas, mga kaibigan, ay masyadong mahaba at matangkad daw siya kumpara kay Boss Manny. Kaya talaga namang napaka-imposibleng manalo daw ni Pacquiao sa kanya. Kahit nga daw tag-isang paa at kamay lang daw ang gamitin niya dito, ay siguradong mahihirapan pa rin daw si Pacquiao sa kanya. Kakalampagin daw niya ang bodega at panga ni Pacquiao gamit ang kanyang matutulis at nakamamatay na mga birada. Kaya naman, umatras na nga lamang daw po ito sa laban habang maaga pa, at ipasa na nga lamang daw nito ang corona sa kanya at magpahinga na lamang ito ng inam kasama ang kanyang pamilya, nang sa gayon ay ibaling na ng mga tao ang atensyon sa kanya at maging tanyag din siya gaya nito sa larangan ng pakikipagbuntalan at pakikipagbatayan. Ngunit sa kabila nga po ng mga kaanima-animalang pinamalas ng maangas na boksingerong ito, mga kaibigan, ay expected na rin naman talaga ng mga tao na isang matamis na ngiti lang din naman ang isasagot ng nag-iisa nating pambansang Kamao, Manny Pacman Pacquiao dito, na mahiyamong ngiti ng isang mambabarang na may masamang balak at bibiktimahin. At as usual, sinabi nito na ang kanyang Kamao na nga lamang po ang siya magpapakilala, makikipag-usap sa pinakabrutal, barubal at walang hiyang pamamaraan sa tampalasang kalaban. May kartadang 27 panalo, 10 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at 1 talo lamang ang tinagal ang kanyon ng mga Amerikano, mga kaibigan. Samantalang ang ating pambansang Kamao naman ay may 58 panalo, 38 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout,
dalawang draw at anim na talo lamang. Pagdating naman sa edad ay isang dekada ang tanda ni Busmani kay Jesse Vargas, mga kaibigan. Si Vargas 27 pa lamang, samantalang si Pacquiao naman ay 57 anyos na. Kaya naman lamang na lamang si Vargas sa aspetong ito. Pagdating naman sa tangkad ay lamang pa rin ng 5 pulgada ang tinaguri ang kanyon ng mga Amerikano. Si Busmani ay 5'5 lamang, samantalang si Vargas naman ay 5'10 naman. Ginarap ang kanilang laban sa Las Vegas, Nevada, USA noong 16 ng Nobyembre taong 2016. At as usual, sold out ang lahat ng mga tiket. Meron pa ngang nagpatayan sa labas ng Araneta Coliseum dahil nagkaubusan na nga daw ng tiket. At gustong gusto talagang makapanood ng iba. Kaya yung iba gumamit na ng dahas ng hold up na ng tiket. Iba talaga pag si Busmani ang lalaban, mga kaibigan. Ang lakas ng karisma, grabe. Napakadaming tao. Parang last concert ni Bob Marley eh. Oh. Grabe, napakadaming pailaw din. Ang lakas pa daw ng aircon eh. Magkano kaya kuryente niya? Unang round, nagkakapaan pa lang ang dalawang halimaw, mga kaibigan. Nagsusukatan ng kanya-kanya mga kapangyarihan. Makikita rin ang lapad ng ating pambansang kamao. Grabe, malahi po kutamos. Round 2. Grabe ang bilis pa din ni Busmani, mga kaibigan. Parang hindi 57 eh, oh. Parang 17 anos lang na nakarobus na may halong Robitussin, Lagundi Playmix at Extra Joss ng umaga, tanghalian, hapunan ng dating ano eh, oh. Samantala, bago matapos ang huling segundo, ay kahindik-hindik na suntok ang tumama kay Vargas na mahiyamo hinampas ng didosing poste na may mga pakumbakya. Tinamaan ito ng isang left straight counter punch ang uyang-uyaan, dahilan upang ito ay bumagsak at bilangan ng third man in the ring. Round 3. Tila nakadama na ng takot ang tiniguri ang kanyon ng mga Amerikano, mga kaibigan. Ingat na itong bumato ng mga suntok. Samantala, mapagkakama lang si Vargas ang 57 at si Pacquiao naman ang 27. Dahil sa bilis nga po ni Busmani, makikita rin na parang nagcha-cha-cha ng si Pacquiao dahil sa tindi ng mga footwork nito. Parang si Bugs Bunny eh, oh. Round 4, walang yamo head movement ni Pacquiao. Mahiyamo kobrang palong-palo eh, oh. Napakatineng. Samantalang si Vargas naman ay tamang abang lang ng counter na mahiyamo hold upper si Ermita na may schedule pa ang pang-hold up.
at this. Look at this. See? Boxer against the fighter. Round 5, sumasabay na si Vargas. Mukhang nag-iinit na, mga kaibigan. Nakumbaga sa langit-ngit ng papagi, umuuga na ng inam ang mga pakupakuan dahil sa mga banayan at dahan-dahan ng mga salpukan. Round 6, bago-bago pa lamang pinagpapawisan si Boss Manny, mga kaibigan. Nang ibig sabihin ay mag-uumpisa pa lamang ang tunay na laban. Samantala, grabe talaga kung bumukha ka itong si Vargas. Parang pala kang magpapa-crossbreed lang sa tambay ng bilyara na bayawak eh, oh. Round 7, pasundot-sundot lamang si Boss Manny na mahiya mo nagsasaw-saw-suka lang sa patiseo. Samantala, bahagyang nakikipagsabayan na itong si Vargas na tila may halong takot dahil hindi ito makatagal ng sabayan kay Boss Manny. Round 8, ang tagal ng tagapukpok ng kampana, grabe. Umihi pa daw eh, alay na si Boss Payless eh, oh. Anyway, nag-iinit na ang dalawang boksingero, mga kaibigan, at nagkakasabayan na ito. Samantala, sa round din na ito ay tatagas na ang dugo sa nguya-nguyaan ni Jesse Vargas. Bigyan ng napkin at agwa, sunada yan. Round 9, tinutubuan na ng goiter na may kakambal na kulane sa ilalim ng mata si Vargas. Napapaisip na din ito kung talaga bang si Quentay 7 na si Boss Manny. Napakabilis daw eh. Gusto pa atang ipabuklat ang birth certificate ni Boss Manny sa munisipyo ng Sarangani eh. Nakonyatan tuloy siya ng coach niya at sinabing, tanga, wala ng birth certificate ngayon, PSA na. Classic boxer gets the guy to control from any angle. All he gotta do is hit that one good punch and he's got him. Round 10, grabe talaga si Boss Manny. Parang hindi si Quentay 7 eh, oh. Hindi man lang hinihingal, napakadaming gasolina. Parang kaya hanggang round 100 eh, oh. Samantala, parang nawawalan na ng pag-asa si Vargas, mga kaibigan. Dahil hindi ito masyadong makatama kay Boss Manny. Bigyan ng magic pinch yan. Looks good.
round 11. Hindi pa rin nawawalan ng pag-asa si Vargas, mga kaibigan. Tining na tining pa rin ito, maski na iisang round pa lamang ang naipapanalo niya. Samantala, nagtatawa na naman ang mga commentator dahil di umano ay panalo na daw si Vargas kung ang laban ay padamihan ng suntok sa hangin. Bago matapos ang huling minuto ng laban, ay muling bumagsak na naman si Vargas matapos itong tamaan ang right hook ni Manny. Ngunit ayon kay Peles, ay nadulas nga lamang daw po ito si Vargas sa balat ng kamatis. Final round, fresh na fresh pa rin si Boss Manny, mga kaibigan. Ano kayang skincare niya? Siguro alagang Vicky Belo, Dr. Tan, Dr. Ong, Dr. Kalayan, at 10 albularyo siguro yan. Parang hindi napapagod eh, oh. Anyway, sa round din na ito, ay dito na ipapamukha ni Manny sa kanyang kalaban ang kasabihang walang maliit na nakakapuwing. Dito na rin ipapalamo ni Boss Manny ang lahat ng pangtatrash talk ng kampo ni Jesse Da Canyon Vargas. Isa pa nga po sa talaga namang nagpatagas ng langis ng mga may high blood na Pilipino at nagpagaling sa mga anemic na Pinoy ang Noy na kasagupa ni Boss Manny sa ibabaw ng lona, na talaga namang pagkasarap-sarap gawing hasaan ng lagaring marmol, ikutan ng alambring tabinge at gawing hulmahan ng kalandiuling na di aircon ang nguya-nguyaan dahil sa walang karespe-respeto lang naman itong ambisyosong boksingero na ito, mga kaibigan, na pinaggagawa kay Boss Manny bago ang kanilang laban. Dahil sa mga hindi nga lamang po nakakaalam, mga kaibigan, ay undefeated at talaga namang walang talo ang halimaw na makakalaban ni Boss Manny na ito, mga kaibigan. Kaya naman, sobrang tapang, taas ng tingin sa sarili at kumbaga sa arinole, nag-uumapaw ang kumpiyansa nito sa kanyang sarili. Natatalunin at maaagaw niya ang IBF Super Middleweight Belt na hawak ng ating nag-iisang pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao. Kung ano-anong kahayupan ang pinagsasabi nitong kampalasang ito sa ating bidang mananabas, mga kaibigan. Dahil di umano, ay babasagin daw nito ang papausbong na kasi yung pinapatubo ni Boss Manny na kumbag sa bulbul eh, papatubo pa lamang eh susunugin at ipanggagatong na daw agad sa kalandiuling. Hindi na daw nito bibigyan ng isang pagkakataon si Boss Manny upang makatae makaatake. Sisiguraduhin daw niyang uuwing luhaan, sugatan at wala ng pagkakakilanlan ang mukha nito dahil sa sobrang bugbog na sasapitin ito sa kanya. Ihanda na daw nito ang insurance niya sa ospital, kalamit alone sa pag-ibig, sickness with leave sa SSS at tagalakad sa PhilHealth at DSWD. Nang sa gayon ay makaminos-minos naman daw ito kung sakaling may babaakin at ooperahan sa kanya matapos ang pambubugbog na gagawin niya dito. Hindi naman daw sa wina walang kwenta at minamahinaan niya si Boss Manny, mga kaibigan. Ngunit parang ganun na nga din daw, tanggapin na nga lamang daw po nito na isinilang na ang halimaw na magbibigay bangungot at sisira sa papausbong niyang karir. Nang sa gayon ay hindi daw siya madepress at magkaroon ng matinding anxiety. Sisiguraduhin daw niyang ang pinakamalakas na version ng kanyang sarili ang haharap sa tiniguriang pambansang kamao ng Pilipinas dahil marami daw siyang Meksikanong kababayan ang manonood at talaga namang pupusta ng kani-kanilang mga anak na manok at mga ari-arian. Sa kabilang banda naman ay tila katahimikan at seryosong-seryosong buka lamang ang isinagot ni Boss Manny sa mga patutsada ng hambog na Mexicano na ito. Samantalang ang ating mga kababayan na Pinoy naman ay mga nangangalaiti at talaga namang nagkikiskisa ng mga bagang at bustiso sa sobrang bad trip. Determinadong-determinado ang ating pambansang kamao at tila 100%ng pag-iensayo ang ginagawa nito na dinaig ba ang kalabaw na nagko-construction sa umaga at nag-aararo naman sa gabi kung mag-ensayo. Labas ang lahat ng mga kaugat-ugatan nito at talaga namang
parang mga buhay na bato ang mga muscles nito. Kasabay ng paghagok ng mga kain tulog na batugang baboy sa dalampasigan, ika-26 ng Hulyo taong 2003 ay tuluyan ng naikasa ang sagup ang Manny Pacman Pacquiao kontra sa tinigurang tsunami ng Mexico, Emmanuel Lucero. Ginanap ang kanilang laban sa Olympic Auditorium sa Los Angeles, California King Ben. May plantsyadong kartada ang Mexicano na 21 panalo. 16 ay tinapos sa pamamagitan ng brutal na knockout at walang bahid ng anumang pagkatalo. Samantalang si Busmani naman, mga kaibigan, ay may 36 na panalo. 27 ay tinapos sa pamamagitan ng brutal na knockout, 1 draw at 2 talo lamang. Sa mismong laban, napakadaming Mexicano, grabe. Samantalang si Lucero naman ay nakakabuisit ang nguya-nguya kung pagmamasdang maigi. Grabe, pabubble-bubblegum pa talaga eh, oh. Eh parang tatambay lang naman sa bilyaran. Napakayabang panapustura ng mukha eh, oh. Ginawa pang skincare ang petroleum jelly na may Vicks Vapora para daw magka-glass skin siya. Samantala, ang refere sa laban ay talaga namang nagpakyut pa. Ang kinis, grabe. Sarap sigurong kuskusan ng paa ng ulo niya, no? Kumbaga parang kulambo, lalo na yung papatubo pa lamang. Malakas din siguro sa lotion, sabon, bulak at maxi peel yan eh. Ay paano ba naman ang hilamos niyan hanggang bunbunan eh. Ang kintabi oh. Balik naman tayo kay Lucero. Aw! Nang lilisik ang mga matay oh. Palung-palu ah. Samantala, si Boss Manny naman ay biglang tumawa lamang na talaga namang parang nakakaloko. Ang ganda rin ng hairstyle ni Boss Manny dito, mga kaibigan. Talaga namang hating-hati. Grabe si Lucero, mga kaibigan. Nakatingin lang sa taas. Parang may kinakausap sa kanyang panibugo eh, oh. Di mo malaman kung nagsasanla na ng kaluluwa sa mga anito-anita niya eh. Ayaw titigan si Boss Manny. Unang round, grabe ang dami ng Christmas date eh. Sugod na sugod si Lucero, mga kaibigan. At talaga namang yukong-yuko ito na mahiyamok ang panerong Cuba na bodybuilder. Puro wild punches na suntok pang kalawakan ang mga pinakakawalan nito. Samantalang si Boss Manny naman ay tamang abang lamang na mahiyamok po sa bantay salakay sa kulungan ng mga tilapia. Point out. There was a report of one barroom brawl and ankles that broke, apparently without help. Well, if you read between the reports, which I'm quite sure we did, I believe there's some truth to some of it. Lucero gets an American audience in the Olympics. So low, but then he can't operate too effectively himself from that position without telegraphing. Now Pacquiao manages to continues to fight in this exaggerated crouch. Yeah, it's almost like a throw below your opponent's waistline, which he's did on a few occasions. Now Pacquiao straightens him up with a left hand, and Pacquiao pins him against the ropes. Lucero trying to duck everything. He's ducking, but he can't operate too effective himself from down there. No, it's impossible to mount a counter offense when that... Pacquiao managing to do most of the damage here in an odd and awkward first round. Yeah, Lucero, increasingly defensive, hasn't thrown that many punches in the second half of the round. Round 2, pinagmumumugda ni Boss Manny ng sariling ngipin ang dinaguriang tsunami ng mga Meksikano. Mahahalata rin, wala itong kaputwork-putwork, puro ilag lang na yuko, baba, na mahiya mo electric pa ng ikot, ay taas-baba. Ginawa tuloy punching si Boss Manny ang nguya-nguya nito. Tapos kung makasuntok pa eh, mahiya mo tambay lang sa kanto na nakikipag-away. To throw nearly 30 jabs in the round, I'm not sure how Lucero is going to get at him effectively. Lucero was supremely confident in his discussion. May have underestimated the hand speed of Pacquiao as some of the approach, which is basically to jab, take your time, relax, and trigger his man out. I don't think he's going to be able to hit. Pacquiao taking advantage of a slow break at the end of that clinch to hit Lucero with a left hand over the top. Seems to have momentarily stunned Lucero. Now Pacquiao tries to continue the attack. It's going to be physically exhausting for him to try to stay. Lucero's hands look slow in this round. Body shot by Pacquiao and a big left hand. Again with the body. Lucero just taking the punishment, trying to duck away. And it's very physically tiresome when you're body. Lucero won a lot of amateur fights with this style. Golden State Amateur Championships. He must have just overwhelmed people. It's completely. Pacquiao lands a straight left hand. Pacquiao's trainer, Freddie Roach, argues that his 122-pound fighter struggling to make weight would be a
Eric Morales and Marco Antonio Barrera. Your take. I think he would definitely be a threat for both of those guys. Round 3. Puro hangin ang tinatamaan ni Lucero, mga kaibigan. Hindi makatama kay Busmani. Para ba namang si Busmani na walo pa eh, oh. Napakabilis, grabe. Sa round din na ito, ay papakain na ni Busmani ang lahat ng kayabangan na ipinamalas ni Emmanuel Lucero bago ang kanilang laban. There's more accurate punching from Manny Pacquiao against a pretty tough target. That you don't see that hurt you. Now you can tell when Pacquiao Supreme has been grinning through most of the first two rounds here. Feeling as though he's in control against Emmanuel Lucero. Samantala, bigla namang nag-hysterical si Boss Buboy matapos ang laban at parang sinasabing nasaan ang yabang mo ngayon, Lucero. On the point of the jaw. Jose Cobian taking no chances whatsoever, no count, immediate knockout on a punch that didn't even send Lucero to the canvas, but you saw the leaping response. Napatawa tuloy si Busmani nung wala sa oras. Nakakadala talaga tawa ni Busmani, eh.